Mara, ang lakas natin makabongbong today. O, oh, diba? Ang lakas makamarkot ang color natin. Red. Bakit naman ganun yung kulay ko? Parang ang pasa. Nananawagan po ako. Mara, sobra ka naman sa contour. Oo nga, bakit ganun? Kulay pa... Kulay pasa. Bakit parang ka naging si ano? Si Boy ano? Boy Tindig. Nakakaloka. Ayoko pero na. Anyway, kayo matuloy pa rin mag nakatuto ka nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan, sa mga kabubukas pa lamang po na kanilang mga rancho at sa mga naghanap buhay. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami ang Baklita sa Woo Woo! O, oh, diba? Eto na nga. Nakakalok. Nakukonsyus ako. Teka lang. Okay, tuloy na. Ayan. Oh! Iba din. Diba? Parang kang si ano, sino ba yung part? Kulay... Ano mo yung may kamukha kang artista? Sino? Yung sino ba yung kasama lagi ni Jelay Andres? Si Buboy! Si Buboy? Oh. Oo, parang ganun yung kulay. Kulay tableya ako. Kakao de Cara. Oh. Oo nga. Kakao de Cora. Wow, pwede. Pero eto na nga, bago tayo mapunta sa pagkakao. Ah, naku, nangyari. Eto na, Mare. Dahil diba last week inaantabayan na ng mga sambayanan. Ah. Dahil nga sa pag-anunsyo ng, alam mo yun, ng Itbulaga sa kanilang pagsistay pa rin sa GMA 7. Kaya walang dapat pangamba. Pero eto na ang nasagap kong chika, Mare. Anette Chiwachi. May kaakibat pala itong mga dahilan. Compromise ba? Kung baga parang, diba, na habang sinisilip tayo ni Recto, diba? May compromise na nangyayari. Binabaan daw pala or nagbaba ng talent fee ang Tito Vic and Joey. Alang-alang daw sa mga kanilang kasamahan. Ah, so ibig sabihin, may kinakaharap silang challenge. Mm-mm. Financially to. Financially. Kumbaga parang nakipag-compromise sila kaila Bullet Halos Hoss. Kasi nga, kumbaga parang umami naman ang kampo ng mga Halos Hoss na hindi talaga nila pwedeng tibagin ng Itbulaga ng ganun-ganun. Kasi unang-una, hindi nila alam paano humawak ng mga ganyan, lalo pat sa showbiz. Kasi kung usapang politika, mga negosyo, yun ang kaya nilang patakbo. Buhin eh. Pero ito kasi ibang business ito which is showbiz na wala silang alam or knowledge about it. Kaya nakipag-compromiso sila sa Tito Vic and Joey dahil nga syempre kaya pala nagkaroon din ng rigodon, Mare. Dahil nagkaroon pala ng financial crisis ang tape production buhat ng magpandemya hanggang sa kasalukuyan. Understandable naman pala, Mare, yung mga nangyari. At saka sa nangyaring ito, Mare, sa pagsisiwalat nila na mga impormasyon tungkol dun sa mga haka-haka ng mga tao, naliwanagan ng mga manunukod. Correct, hindi ba? At hindi lang yan, Mare. Ano pa, Mare? Kumbaga parang, although may mga mawawala daw talaga na mga host, but definitely ang Tito Vic and Joey ay hindi aalisin sa Itbulaga. Bakit? Dahil nga, kumbaga parang sila ay nagkipag-compromise na tinanggap na nila yung deal na bawas TF ng sagayon na ay hindi naman daw totally malagas daw ha ang buong Abda Barkads. Alam mo yun ang masarap sa ano no? Sa mga senior mo. Kung ang senior mo eh mapagbigay at hihila sa iyo pataas. Mapangunawa talagang gaganahan ka sa pagtatrabaho. Correct, 'di ba? Kahit pa sabihin mo kakarampot na lang sabihin mo, hindi naman lugi siguro yung tipong aspeto ng alam mo yung pagbibigay ng talent fee. Yung tama lang siguro. Not as before na in-expect nila na ay hayahay. 'Di ba? Pero yun nga ang totoong dahilan, nakipag-compromise na nga daw para mapagbigyan din yung iba at wala daw total alam mo yun, makat sa kanila. At saka yung ginagawa ng Tito Vic and Joey ngayon sa kung ano man yung na-achieve nila sa buhay, talaga naman, Mare, parang naglilibang na lang po. Tsaka bunga na yun ang paghihirap nila. Tsaka isa pa, being senior, ba diba? Gayang na sinabi mo kanina, ba diba? Sila yung mga humuhuluma na mga, alam mo yun, talent na po pwedeng, alam mo yun, na mapasikat nila. Tulad na lang nila Main Mendoza. Marami pang iba, ba diba? Kasi sila Tony Gonzaga, John Galing. 'Di ba?
pa sa Itbulaga din na nakakaagaw pansin sa ibang networks na makuha at mabigyan sila ng magandang oportunidad. Pero Mara, eto nalaman ko lang din ha, madagdag ko lang din sa chika mo, nalaman ko na totoo nga na may mga madadagdag na host galing sa Sparkle Management. Actually, di ba? Ayan, at aminado ang mga halos host na ang pinakamataas na rating na nakuha ng Itbulaga ay nung panahon ng Aldab. Correct. Di ba? Diba? Na halos lahat tumigil ang mundo at wala talagang ano. Kaya tinatanong nilang utang na loob sa Aldab. Tama naman din. Kumbaga parang as being part owner din ng tape production, di ba? Mm-hmm. Kumbaga parang masaya naman din sila sa naiambag ng Tito Vic and Joey. Kaya nga naman na, lahat naman ng bagay, Mare, di ba, na dadaan sa magandang usapan. Yung mga tao lang sa peligid nila ang nagpalala ng sitwasyon. Correct. Di ba, na nakakaloka. So anyways, ayan, sana dyan na natatapos ang usapin tungkol sa Itbulaga at sa mga kampo ng halos host. Di ba? So sa mga susunod na araw, ay makikita at mapapanood pa rin natin sila. Pero sa ngayon, tuwing Monday, Tuesday kasi pala, Mare, puro taping pala ito. Hindi pala, hindi sila live. So kung may babalik man na everyday sila mag-live matapos itong, alam mo yun, usapin na ito, magiging masaya na naman din ulit ang sabayan ng Pilipino. Diba? Anyways, highway, ang taray mo dyan talaga. Sana nga, no, sa mga susunod na araw ay pumushaw din ako sa live. Hindi yung para kung ano. Panalo sa contour. Ba't mo naman ginawa kasi foundation ng contour? Ewan ko ba? Parang kulay pasa ako na. Parang namuong tableya. Akala ko nasunog na porch. Alam mo yung baterol? Ha? Yung baterol? Baterol, oo. Yung ginaganon-ganon. Oo, parang ganun yung kulay ko ngayon. Hindi naman. Ayaw mo nun, Cora de Baterol. Cora de Bate. Ibang tunog. Anyway, sa amin, magbabalik isang pating kong chikana naman ang daladala ng dalawang bakla. Yes. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman ang yung Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagawag mong sabihin radyo. Sabihin mo.